Hello po, welcome po uli sa ating channel. Ito na naman po ang inyong kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang i-discuss po natin sa videong ito ay ang tungkol dito sa L-esters. Bali, ito po yung ni-request ng isang viewers na kung halimbawa po daw hindi equal, no? Kasi yung previous video ko equal po, no? So, ito po yung mga esters na hindi equal. Dalawa pong flight yan. Ito po yung first flight. And then, ito naman po yung second flight. Kukomputin po natin yung bilang ng steps na nakikita natin ito. And at the same time po, kukomputin po natin width po ng stairs natin, ng L-stairs natin. At saka po yung haba niya. Ito pong nakikita natin ito. Kukomputin din po natin yan. Given naman po yung height na 3 meters pa rin po, no? Yung riser at saka tread po, kukunin din natin yan. Step by step na i-discuss ko po sa videong ito, yung mga topic dyan sa L-stairs na ito na hindi equal. Yan po yung pag-uusapan natin dito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. May matututunan po kayo sa videong ito. Umpisahan po natin yung computation natin. Kaya lang bago po pala natin umpisahan yung computation, no, i-like nyo lang po muna pala, i-subscribe, no, pindutin yung subscribe sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po, no, and then pindutin po yung notification bell, tsaka kung may time po kayo, i-share nyo na rin, no. Meron pong mga playlist video si Matt ni Kuya, paki-watch nyo na rin po, no, yung mga playlist na yan. Sineperate ko na po yan na meron pong lahat ng bakal, hindi bakal, labor cost, tsaka material cost na mga video, lahat ng shapes, no, yung sa mga estudyante po nung una kasi akong nagvideo, mga shapes po ang pundasyon, no, yung unang mga binidyo ko, at saka yung lahat ng video po, naka-playlist po yan. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Okay, so punta na po tayo sa computation, no. Yung number ng steps po, yan yung una nating kukomputin. May yung riser height range po natin, 17 to 20 cm naman po, no? Yung standard niyan. Step by step po natin kukomputin yan, no? Yung 17, meron po tayo hanggang 20 maximum, no? Yung stairs height po natin, bali 3 meters po yung gagamitin natin. Yung number ng steps po, may formula tayo, total stairs height divided by riser height po, no? Yung riser height po, temporary, 17, 18, 19, or 20 yung gagamitin natin dyan. Pero ako, ginagamit ko po dyan na 18 centimeter, no? Or 180 millimeter, yung pinang-try kong computin para makompute lang po yung number ng steps. Yung number ng steps formula po, ito po kasi yan, no? Ito po yung kukomputin natin na bilang ng steps. Bali, meron po tayong first flight tsaka second flight. Uunahin na po natin yung first flight mamaya. Pero yung number ng steps niyan na buuan na po yan, no? Lahat na po. Sabay-sabay na po yan. And then hahatiin na lang po natin kung ilan sa first flight and then ilan sa second flight na gusto ng owner, no? Bali, ang number ng steps kagaya ng sinabi ko, total stairs height na 3 meters, no? I-divide natin sa riser height. So, 18 centimeter ang gagamitin ko rito. Bali, ito na po yon, number ng steps, 3,000 millimeter divided by 180 millimeter or 18 centimeter po ang ginamit ko, no? Ang answer po dyan, 16.66, o sabihin na natin 16 para ang dapat po pala dito, walang butal, no? 16 steps po yung gagamitin natin. Ito po yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ito na kukomputin natin. 4 sa baba, 12 po sa second flight, no? Yung final riser height po natin na kailangan po nating makompute, no? Kasi po yung ginamit natin na 18 cm, initial riser height lang po yun, no? So, since gumamit po tayo ng 16 steps, meron pong butal na 0.66. So, yung pong 0.66 na butal na yan, i-distribute po natin yan dito sa 16 bali steps na ito.
Kaya po ang riser height natin, total stairs height po divided by number ng steps na na-compute po natin. So yung riser height natin, 3,000 mm divided by 16. Ito po yung steps na yan. No? Yung riser height po natin, bali magiging 187.5 mm po yan or 18.75 cm. Ayun po yan. No? So kung titingnan nyo po, pasok po siya dun sa range natin from 17 cm to 20 cm. 18.75 cm naman po siya. Kaya hindi po siya sobrang baba, hindi naman po siya sobrang taas. Okay, computing na po natin na yung stairs po natin no, sa first flight. Uunahin na po natin yung sa first flight. Pangalawa na po ito. Ang height naman po natin, ayan na po sinabi natin, 3,000 mm or 3 meters. Meron po tayong first flight, second flight. Yung landing po natin, 1 by 1 yan, no? 1 meter by 1 meter. Ito po yung makocompute natin mamaya na x o yung haba po ng stairs natin, no? Mamaya po makocompute yan. At saka itong width po ng stairs natin. Yung effective width po ng tread natin, kailangan natin yan, 20 cm to 30 cm po ang standard dyan. Yung first flight po, umpisahan na po natin computein, no? Since na-compute na po natin yung riser height na 187.5 mm or 18.75 cm, number ng first flight steps plus landing po, bali, apat po yon, no? Apat na steps, 1, 2, 3, 4, ayun po, no? Yung first flight rise po, makocompute na natin number ng steps times riser height. Since na-compute na po natin yan, 4 po yung steps kasama yung landing times 187.5 mm, yung first flight rise po natin is equal to 750 mm. Ito po yon, no? Yan po yung first flight height po natin. Bali yung run length po ng first flight, makocompute na rin natin, number ng tread times tread effective width. Yung number ng tread naman po natin, 1, 2, 3, 3 po yon. Bali, 3 times 300 mm kasi 0.3 meter ang ginamit natin or 30 cm. Bali, ang run length po natin, 900 mm. Ayun po yon. So, ito po yan. Oh, ayun po. No? 900 mm. Ayun po yon. Bali, yung stairs run plus landing natin, 900 mm plus 1,000 mm na landing po. No? Yung stairs run po natin, bali, 1,900 mm or 1.9 meters po yung ano natin. Ito po yun, no? Yung stairs width po natin. Ayan, no? Bali, 1.9 meters po yun. Yun pong na-compute natin sa first flight, ito po yun. No? Bali, yung number ng tread po natin sa first flight, 1, 2, 3, yun. No? Tread po dito sa first flight, 1, 2, 3. Kaya yung run po na na-compute natin na 900 mm, ito po, no? Kung idadagdag po natin yung landing width natin, ito po yon. Bali, yung stairs width po natin magiging 900 plus 1,000 mm kasama po yung landing. Bali, 1,900 mm or 1.9 meters po. Ito po yung kinompute natin sa first flight. Punta naman po tayo sa second flight na. Para naman po dito sa second flight, ito na po yung second flight na kocomputin natin since tapos na po tayo, no? Dito sa first flight, 3,000 mm po yung height po natin na total height ng stairs. Ito po, makocompute na natin ngayon yan, no? So, bali pag riser height po natin na range po, kailangan pa rin po natin yan, 17 to 20 cm. Pero nakompute po na natin kanina, no? Yung effective tread width po natin, ito, magamit po natin ngayon dito, no? 20 cm to 30 cm. Para sa second flight po, bali yung computation niya na riser height, na-compute po natin yan, 187.5 mm or 18.75 cm. Number ng second flight steps po natin, 12 yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayun po, no? Yung second flight po natin. Kaya yung second flight rise natin, bali number ng steps times rise height po na na-compute natin. Times lang po natin yon. 12 times 187.5 mm. Ito na po yon. Yung second flight rise po natin, 2,250 mm or
2.25 meters. Ito po 'yon, no? Ayun 'yan. Kasi ito pong bandang sa baba, 'yan po yung height ng first flight rise po 'yan. Second flight po ito 'yon, no? Yung run length po ng second flight, number ng tread time is tread effective width. Ito na po yung gagamitin natin. 12 po yung tread times 300 mm, no? Kasi gagamitin natin yung 30 cm po, no? Bali yung run length po natin na pag minultiply ito, 3,600 mm or 3.6 meters po. Ito yon, no? Yun po yung naging run length po ng second flight, no? Bali, yung length po ng stairs natin, makukompute na natin, 3,600 plus 1,000 mm na landing, 4,600 mm or 4.6 meters. Ito po pala yun. So, nakompute po natin yung width niya, yung haba ng stairs natin na 4.6 meters, tsaka yung height meron siya, nakompute po yung first flight tsaka second flight. Ayan po yung video natin, no, sa pag-compute nitong L-stairs na hindi po parehas yung number ng steps ng mga flight. Kung babalikta rin po yan, mas marami po yung nasa baba kaysa sa taas na steps. Same procedure lang po yung pag-compute niyan, no? Parang inulit nyo lang po ito. Yan na yun po yung computation natin. Okay, so kung nagustuhan nyo po itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.